Pagibat Bertudis ng Buhawi. Pamilyar ba kayo mga kaibigan sa Agimat ng Buhawi? Buhawi o Ariring at Tipuron Ambuyong, yan ang katawagan sa amin dito sa salitang Karaya sa aming isla mga kaibigan. Sa Tagalog ito naman ay natawag na salitang Ipu-Ipu. Ang Buhawi o Ipu-Ipu mga kaibigan ay may isa ding tinataglay na Mutyagahum Bertudis. At makukuha mo ito mga kaibigan sa umiikot na hangin na siyang tinatawag na Buhawi o Ipu-Ipu. Mayroong malalaking buhawi na siya talagang mahirap sugurin na kunin ang kanyang pinakamata, at yan ay ang kanyang Mutyagahum Bertudis mga kaibigan. Dahil sa kumalaki na itong buhawi ay mahirap na makipagsapalaran. Pana ito'y makuha mga kaibigan. Dahil pwede itong ikamamatay dahil sa lakas nitong hampas ng gahom niyang hangin. Pero gayon pa man, kung halimbawa kung yan ay aming makita, ang ginagawa ay mag-ritual kami sa pagpahupa para sa elementong hangin at tawagin ang gabay ng tagapagpangalaga ng ganong mutya ng buhawi kung papayag ba siya na makuha ang kanyang mata gahom Bertudis o hindi. Kasi kapag sugudin mo na kunin ang agimat at hindi ka nagritual o nagsagawa ng ritual mga kaibigan, o wala kang pahintulot sa gabay, aura, at wala kang surug na tinatawag, ay maaari na iyong ipapahamak dahil hindi talaga huhupa ang kanyang malakasang ikot ng gahom niyang hangin. Kaya kailangan ay una na gawin, kailangan kausapin ang aura at hintayin ang sinyalis kung papayag o hindi. Kasi kung papayag yan ang aura na nag-aalaga sa mutya ng buhawi, ay kahit nakatayo ka lang ay kusa siyang pupunta sa iyong harapan mga kaibigan. Totoo po yan mga kaibigan, at sa aktual na naming naaktuhan ang mga ganyang pangyayari sa pag-anting. Mayroon ding maliliit na mga buhawi mga kaibigan, at yung maliliit na buhawi ay may mga maliit na mga matang agibat at may iba-iba ding kulay at disenyo. Depende kung ano ang ipagkaloob ng may likha. Papaano nga ba makuha ang agibat mata ng maliit na buhawi sakaling may matanaw? So ito po mga kaibigan, turuan ko po kayo ng step at gagamitin sa pagkuha nito sa umiikot na buhawi. Basta maliit lang na buhawi mga kaibigan, huwag lang malaki para hindi kayo matangay. Kailangan may ritual yan kapag malaki ang buhawi mga kaibigan. Itong guidelines na ituturo ko dito mga kaibigan ay sa maliit lamang na aura ng buhawi o ipu-ipu isagawa. Una ay kailangan may kulay itim kanatila o damit. Basta itim na kulay lang mga kaibigan. So ano ang gagawin sa itim na tila? Ang tila na itim ay iyan ang gagamitin para ipangtakip sa gitna ng buhawi o ipu-ipu na umiikot para makuha mo ang kanyang mutya o mata na tawag gahom Bertudis mga kaibigan. Bakit itim ang gagamitin? Hindi pwede puti na tila o pula o yelo o kahit anong kulay. Hinding-hindi talaga pwede kapag ibang kulay mga kaibigan, lalo na kung pula ang gagamitin mo ay magbangis lalo o magwild ang gahom ng ipu-ipu ang buhawi mga kaibigan. Kaya recommended na sa aming mga babaylan unom sa pag-hunting, kapag makita ito ay yan lamang ang ginagamit namin mga kaibigan, ang itim na tila.
Pero iwan ko lang mga kaibigan kung sa iba kung ano ang kanilang mga proseso. Pero ito po mga kaibigan, kung itim na tila ang gagamitin ay hindi na makakita ang pinakamata ng buhawi kapag ito'y iyong matakpan ng tilang itim. Sapagkat ang itim na tila ay sumisimbolo ng tugadlom sa likop ng matang aura mga kaibigan. Kaya sa ganyang paraan ay makukuha mo ang agimat kung ibigay talaga ng maylikha. At sa pagkuha mo ng agimat kung andyan na sa tinabon o ginamit mo na pangtakip ay huwag mo munang buksan agad. Hintayin mo muna mga kaibigan ang 3 minuto kasi kung buksan mo agad ang ginagamit mo na pangtakip para makuha yung agimat ng buhawi o ipu-ipu ay magalaw pa yan at lilipad yan kasi clear aura pa siya mga kaibigan. Kaya sa 3 minuto ay huwag mo munang buksan at ito ang iyong sasambitin na ritual habang hinahawakan mo ang pangtakip. Kung alam niyo mga kaibigan ang Credo in Deum na ritual ay yan ang isa na isambit na mabisang ritual mga kaibigan. Kung hawak mo ang gahom virtudis, ang tinakip mo na na damit doon sa buhawi na agimat. Kapag hawak mo ay itong salitang credo, itong ritual ng Credo in Deum ang gagamitin. Isang bisis lamang sambitin ito mga kaibigan. Ang pagsambit ng ritual ay ang kanyang pinaka-purpose mga kaibigan ay malak, panglak ang aura ng agimat sa loob ng ginamit mong pangtakip sa mutya ng buhawi. At yun na mga kaibigan, at pwede mo nang buksan kung pagkatapos mo ng ritualan at makalapaw na mga kaibigan sa 3 minuto, makalampas na sa 3 minuto. At kung may makita kang bato na andoon ay itago mo siya, balutin ulit sa itim na tila mga kaibigan. Ang mutya ng buhawi mga kaibigan ay may angking lakas, bilis sa galawan at may advance na strategiya sa pagplano patuhoy sa ikabubuti. Nagpapabagal din ito mga kaibigan ng katandaan. Iwas kulubutin ang mukha. May angking malakas na alindog at karisma, pangsupil, panglupig sa mga masasamang elemento. At may malakas ang gahom, aura virtudis sa palipad hangin na pamarusa o tinatawag sa amin na silot. Kapag may alam ka sa mga pamarusa ng mga ritual ay isa itong pinakamalakas na gamit, pinakamalakas na sandata upang mapagana lalo ang gahom, kapangyarihan ng palipad hangin na pamarusang ritual. Pero gayon pa man, kailangan kapag may ganito kang agimat mga kaibigan ay laging gamitin sa tama, gamitin sa ikabubuti. Kaya kapag masama ay masama din ang ganti at mawawala pa ito mga kaibigan. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video ay lubos po akong nagpapasalamat sa pag-like, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification bell button at pati na din sa pag-follow ng ating shop doon sa Shopee sa Agimat Artin GF. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan.